Okay, so isang magandang araw mga pre. So, meron tayong project dito na TMX155. Okay, so ang problema nito, nagli-leak ng oil dito mga pare ko. So, ayan. So, ito yung kanyang tawag dito mga pre. Yung camshaft gear or camshaft shafting mga pre, no? So, ito. Ayan, so as you can see mga pare ko, yung oil seal dito, linagyan na nila ng Teflon and then may tama na siya. Ayan o. At saka yung ano niya, yung rubber niya ay malutong na. So ayan, kaya papalitan natin. So ito yung nagpo-boss ng leaking mga pare ko. So papalitan na natin yan. Ito, papalitin na din natin yan. At saka ito. Itong oil seal dito. Ito, nalagyan na rin siya ng ayan, Teflon. Ayan, no. So, papalitan na natin yan. Ayan. So, palitan na natin to kasi ayan, no. Ayan, rinemedyo lang mga pare ko. So ayan, papalitan na natin yan, yung tatlo na yan. Okay. Okay, so itong tatlo na to yung papalitan natin mga pare ko. So kapag nagpalit tayo dito ng isa sa kanila mga pare, palitan na natin lahat. Okay, so ito yung ipapalit nating oil seal mga pre. So ayan, so yung part number nito mga pare ko ay AE1126P. Ayan mga pre, no? So ang ilalagay natin is ito. Ito. So 22357. So yung ilalagay natin mga pare ko. Ayan. So 22 yung outer diameter na inner diameter niya, yung inner 35 yung outer at saka yung ka-tick niya is 7 mm. So millimeter po yan mga pre. So yan, sakto po yan. So ganyan siya nakalagay. Okay, so ayan, lagay na natin. Okay, so ayan mga pare ko, yung tatlo yung pinalitan nating oil seal. So ito, ayan, at saka ayun. So kapag may nag-leak sa kanila mga pare ko, ang ginagawa ko is pinapalitan ko na lang yan lahat para ano, wala nang back job. Kasi habang tumatagal kasi ang rubber, ayan, lumulutong. Yun yung cause ng leaking mga pare ko. So ayan.